Dina Bonnevie, inaming si Alex Gonzaga ang tinarayan na nakatrabaho niya. Talagang sinabihan ko siya, who do you think you are? Hi. Oh, famous? Who are you? What name have you made? Have you carved your name in stone in show business? Hindi pa pinapanganak ang magbabasto sa akin. If you want to continue taping this off like this, do it yourself. Inamin ni Dina Bonnevie na si Alex Gonzaga ang unprofessional co-worker na tinutukoy niya sa viral clip. Ang veteran actress ang guest ni Boy Abunda sa Fast Talk nitong January 31 at pinag-usapan ang issue nito kay Alex. Diretsahang tinanong ni Boy Abunda kung si Alex Gonzaga nga ba ang tinutukoy nito. At mabilis na sagot ni Dina, yes, it was Alex Gonzaga. Hindi lang naman ako. There were other co-workers who were also getting irked about yung working habit niya or, you know, the way she was working with us. So, napag-usapan na akong spokesperson. Sabi ko, napag-usapan ng cast? Ng grupo? Gabi tuloy. Yeah, anyway, nabanggit ko na. Gabi, Cheska Inigo, si Nadine Lustre. We were all together and nobody had the strength or the audacity to come up to her and talk to her. So, okay, akong magiging spokesperson. So, hindi rin totoo na pinagsigawan ko na ulo hanggang paa kasi yung setting namin nasa may simbahan. There was a chapel there. Ito somewhere in Antipolo, may chapel. And then may parang rotonda dito. So, that morning, late na naman siya. So, nagtitigil na kami noon. Parang, ha, umuusok na lahat sila. I'm gonna walk out of this set. If you don't tell her off, ganyan, you better tell her off. Di ko na kaya, ganyan, ganyan, ganyan. So, ako ba? O sige, ako lang naman ang may lakas ng loob. So anyway, wala pa akong sinabi, ganyan, ganyan. Hanggang sa lunch break, umalis na naman siya. Pag alis niya, pagbalik niya, basa yung buhok, walang makeup. So we had to wait na naman for another 3 hours bago makapag-take. Eh, syempre, kumukulo na yung dugo ng lahat. Ako naman, sabi ko, kasi may eksena siya, dapat iiyak siya. Eh, parang mami niya ako nun, hindi siya makaiyak. O sabi ko, Alex, you know why you cannot cry? Because you're not in touch with your emotions. You're very indifferent to your coworkers. You know, honestly, I want to talk to you. Kasi, you know, we don't like what you're doing, that you're always late. Marami akong ganap eh. Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, wait a minute. I'm trying to talk to you nice. Eh, hindi. Kasi hindi niyo nakikita yung side ko. Tapos, sabi ko, hindi pa pinapanganak ang babasto sa akin, Alex. Please, kinakausap kita ng maayos. If you wanna stay long in this business, you cannot last kung ganyan ang attitude mo. Na palagi kang late, dito ka pa maliligo sa set, and, you know, you cannot even memorize your lines. Hindi ka makaiyak. Hindi, nagagalit siya kay Nadine kung nauunang umiyak si Nadine. Eksena niya daw yun. This, anyway, long and short of it, sabi ko, I'm not talking to you like this because I want to put you down. I want you to succeed in your career. I want you to be great. Oh, ano, kasi siya yung star banner star ng Channel 5. Okay, sige, I get that. But, sabi ko, granting na galing ka sa trabaho. Sabi niya, hindi naman ako galing sa bahay, galing ako sa trabaho. Kasi marami ang booking. Alam ng mami ko yan. Gusto mo, kausapin mo pa yung mami ko. Sabi ko, kahit kausapin ko yung mami mo, the thing is, you made a commitment to come to this taping. You have to come early. It didn't only happen once. Twice, pa ang dami ng beses, nakakapagod na rin. Sabi ko, kung gusto mo magtagal sa industry, hindi ganyan yung ugali, Alex. I hope you understand. Okay.